Ang big winner sa Metro Manila Film Festival mula sa ating star patroller for the day, Gretchen Pulido. Gretchen. Salamat, Karen. Humakot ng parangal sa 35th MMFF Awards sa mga pelikulang Manopo 6 at Ang Panday. Pero dismayado naman si Mother Lily Monteverde ng Regal Films sa Criteria at resulta ng Best Picture Award. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakuha ni megastar Sharon Cuneta ang Best Actress Award sa Metro Manila Film Festival para sa pelikula nilang Manopo 6, A Mother's Love. Sa lahat po ng mga ina, ng mga naging biktima, ng lahat po ng mga dalubyong sinabi po natin sa taong ito, para po sa inyo ito dahil po tayo mga ina gagawin ng lahat para sa ating mga anak. Nakuha naman ang kanyang gumanap na anak sa pelikula na si Heart Evangelista ang Best Supporting Actress, habang Best Director si Joel Lamangan. Sa unang beses din tinanghal na Best Actor si Senator Bong Revilla sa MMFF. 7 awards ang hinakot ng Ang Panday, kabilang ang Best Supporting Actor para kay Philip Salvador na nakuha rin ang award noong isang taon. Ang fantasy film din ang nakakuha ng major award na Best Picture. I would like to share this award to the real Panday, ang tunay na hari ng pelikulang Pilipino, Fernando Cortina. Second Best Picture naman ang I Love You Goodbye ng Star Cinema at third Best Picture naman ang Ang Darling Kong Aswang. Highlight naman ng gabi ang pagkilala sa kontribusyon na nag-iisang King of Comedy na si Dolphy sa mahigit 6 na dekadang pamamayagpag sa industriya. Samantala sa victory party ng Manopo 6, hindi napigilan maglabas ng sama ng loob si Mother Lily Monteverde na naniniwalang mas deserve ng kanyang pelikula ang Best Picture. Best on the record last year, where Baler was not a box office. How come they won the Best Picture? Sana iklaro nila kung ano bang criteria. Ha? Last year was different from this year. But I'm happy for Bong because mahal ko naman si Bong. 50% kasi ng total points sa Best Picture ay base sa kinita ng pelikula sa takilya.